mga kaibigan, isang masayang pangyayaring ang biglaang pagkikita at pagbabate ni na Annabel Rama at Gretchen Barrete. Ay, Barrete tuloy. Oh, Barrete. Ako, ayaw niya yan. Hindi, pero baka ako ang awain ni Gretchen, di ba? Ako, linawin natin mabuti. Siyempre, ang aksidenteng pagkikita at pagbabate ni na Annabel Rama at Gretchen Barreto. Ito po, tutukan natin, balikan natin ang masayang pangyayaring yan. Yan, ba't yun na sila? Lang yun, yeah. No, alam mo, tita, it's not the amount, it's the force. Yeah, it's alam niyo, kukunan ko kayo ng video since ako ang masipag na nandito. Hi, Gretch! I-share mo naman yung video. Ako nga, ang saya, Gretch, kasi sabi ko sa kanina, bati na kayo ni Tita Annabel. Pero bakit, sabi bakit, mo... Bakit kami bati? Hindi kayo nag-away. Siya lang nakipag-away sa akin. Ako, ayan, mag-away kayo ngayon. Hindi. Pero, hindi niya kayang awayin ako. Pero, let's face it, mahal mo ko. I know. Pero eto, ang sarap, Gretch, mother, no? Kayo ni, siyempre, Regal Days before pa, Regal Baby mo si Gretchen. Pero ang sarap kasi, Tita Annabel, ako nakikita ko rin dati pag dumadalo ako sa White Plains house mo. Madalas sinusundo ni Gretchen, siyempre, si Elvis. Anak-anakan mo kasi si Elvis. Yes, ayoko i-reveal yung age ko, di ba? Sa movie nyo ni... Totoo naman. Movie nyo ni The Boy, sa Seiko. Yes. Totoo yun. Diba? Tapos, anak. Tapos lagi kinukwento mo, Tita Annabel, laging binibila ng hotdog, ng toys. At rubber shoes. Si Elvis. Favorite kasi ni Elvis ang hotdog eh. Rubber shoes. At saka yung mga toys. Favorite mo, Gret, si Elvis, di ba? Elvis. Makikita ko yun. At saka sa mga parties mo dati, never absent si Gretchen, di ba? Anak-anakan ako ni Tita Annabel. Wala siyang choice. Inalagaan naman talaga ako. To be fair. Nag-away kayo ng lupa, sa'yo pa kung pampatamukumampi, no? Kaya kahit away-awayin mo ako, I will just turn my face to the other side. Tama. My gosh! Kasi Tita Annabel nagbigay ng abuloy kay mom nung namatay ang dad ko. Sabi niyang mami ko, you know, Tita Annabel gave 10 or 15,000. Na-touch ako. Yun lang laman ng bag ko dahil. Pero hindi kasi yung amount. It's really the thought. Anong para gawin mo? Ay, tama si Annabel. Diba? Kailan mo ako bibigyan ng 10,000? Namatayan din ako, Tita. Sayaman mo, Gretz, diba? Pero eto, alam mo, piling ko, abang bumabagyo kasi sa labas, binabagyo yung ano, pero kayo, naging mapayapa ang sarap. Pinapabay na yung bagyo. Alam ko naman, hindi ako kayang away ni Tita Annabel na harap-harapan. Pero, isang halik ko lang. Pero eto, sabi niya, yeah. Hi! Ganyan ang nanay. Oo naman. Pero ang ganda, Gretz, kasi kanina ka lang dumating from San Francisco. Dinalo mo si Dominique. Tapos eto, nag-meeting kayo nila atong ng mga business partners nyo. Sa mga sabong. Eto ka agad, less than 24 hours. Actually, parang less than 12 hours. Yes. Kasi mga 4:50 kayo nagbatikan yun. Nagyakapan talaga kayo. Pati si mother. Tapos eto. Kukunin ko na yung mga alahas niya ngayon. Ang ganda! Mas maganda pag nakuha ko yung mga jaman. Oo. So, ang saya-saya. Mother, mas happy ako kung kunin ko yung bag niya. Yung hikaw niya. Pero yung yaman-yaman mo, ano ba? Kayang-kaya mo naman niya, no? She's not deserving naman. She does it her own. Pero, yung ang sarap sa pakiramdam, no? Ako, kung ano man narinig ko na pinagkukwento niya, siyempre off the record talaga, I will not reveal. Nako, can you trust, Tita? Yeah. Kahit na, scoop ko na yan, pero I will not do it. Pero eto, siyempre, tatanungin natin. Alam ko, talaga, pagdating niya dito, nakita niyang magkasama kayong dalawa. Super happy. Sabi kasi ni Atong sa akin, andiyan ang kaaway mo. Si Annabel Rama. Hindi, sabi ni Atong sa alam mo naman intrigero yan. Nakatalikot ka. Sabi ko, talaga, hinalikan kong ganyan. Sabi ni Tita Annabel, ha, Gretch! Tita! O naman. Hindi ka talaga pwedeng magalit sa akin.
I'll always be your kasi baby. Si Gretchen kasi matagal ko lang kasama ito eh. Ito, galit ng galit. Naku, isang haliko lang yan. Tignan lang natin. Di ba? Sa tagal-tagal ng pinagsamahan natin. Many, many years. I was only, what, 18? 18 lang noon. Baka nga mas bata pa. Si Agamulak ka. Ay! May gas yan ng ano, kasi alam niyo on cam ko, yan ang hindi ko pwedeng i-edit. Tawagan mo nga okay. Si Aga. Pero totoo. Yeah. Ganto lang tita, please don't tell the others ha. Baka mamaya may mabanggit ko ulit tita. Wala na. Wala. Ay, pero eto, siyempre tayo kanina, apat nandito tayo. Eto, sumunod siya. Nakita niya na nagkukwentuhan kayo. I'm sure super happy si Tito Eddie. Kasi eto, kahit yung nagkaroon ng issue nga with Gretchen and Rupa, tapos sa ganda ng 10 pages si Tita Annabelle. Hello, walang issue, no? Ah, sige. Pero naganda siya ng 10 pages. 10 pages, pero kahit gano'n siya pinilit-pilit ng iba na ilabas yung hinanda niyang 10 pages sa sasabihin niya, hindi niya nilabas. Pero okay, eto... Kasi, hindi naman gusto, yeah. Baka di ba si Gretchen nagsasalita ng balon? Hindi ako nagsalita, nag-screenshot. Alam mo naman, NA ako pero, sa Instagram, nga, screenshot, pero, post. Napaliwanag na ni Gretchen kanina kay Tita Annabelle. Pero eto, Tito Eddie, nang makita mong nag-uusap sila, anong na-feel mo? Wala! Alam na ni Tito Eddie, ano? Hindi, pagsalitain natin siya. Alam mo, okay. Actually, ini-expect ko na yan, na pag nagkita sila, parang walang nangyari. Oo naman. Tawana ng tawana. Talaga ko si Tita, pag ako may problema, tumatakbo ka sa Forbes nung araw. Kaya it's impossible na si Tita Annabelle magiging problema ko. Kaya hindi ko narabas yung sulat kong 10 pages ko. Napakan niyo lang si Gretchen nagsasalitan gano'n kasi una-una. Ano ba yung problema niyo? Hindi ko nagsalita, nag-screenshot ng post. At least na-explain ko sa'yo. Kala kasi ni Tita Annabelle nagsasalita yung Instagram story, okay? Alam mo, pareho kaming eng-eng pagdating sa Instagram. Oo naman. Pero, you know, alam mo, yes, balik muna natin kay Tito Eddie. Inagawan niyo siya ng ano. Hindi na siya nakapagsalita. O yan, okay. Yes, Tito Eddie. ako, Vanity Live yan. Si Gretchen, parang anak ko na yan. Parang anak sa labas. Parang anak ko na si Gretchen. Kasi noon pa, ang trato niya sa amin, parang family na. Lalo na yung pagmamahal niya sa aking anak na si Elvis. Sobra-sobra. Si Elvis, spoiled kay Gretchen. Every month may bagong sapatos. Kaya ang sapatos ni Elvis, mga 100 na. Pero ayan, speaking of sapatos ha, padala mo na si Elvis, ang hilig niya. Ay, naku, anything. Bongga. Yeah, matutuwa siya, papadala ko yung video sa kanya. Siya talagang unang nag-react. Huwag ganun sasagot-agot. Ako naman, si Dominique. Mama, you know that Mon is my friend, right? Like, yeah, I know. But then, I told Dominique, kasi yung nangyari yung pag-post ko, I was in the States with Dominique. Kasi yun yung monthly kong bisita sa kanya. Mama, Mon is my friend. I'm like, yeah, I know, right? The whole family is my friend. But sabi ko, Dom, hindi ko naman pwedeng aminin na eng-eng ako sa Instagram na pinupost ko na lang yung mga pinapadalang direct message. It was my mistake. Ay, na sa akin eh, si Dom. Kita kami sa parlor. Hi, Tita Annabelle. Pero, Mom, she's okay. Kasi yan sa ano, sa... Doon sa Juan, sa Rockwell. Ano yung parlor sa Rockwell yun? Nagbabayad ko doon, Tita. Huwag mo nang banggitin. Ay, pero eto, pero para to set the record straight, para alam na rin nila, siyempre, narinig ko nga, sinabi ni Gretchen talaga, hindi naman intentional na i-post niya. May nagpadala lang talaga sa kanya ng intriga. Para at least to set the record straight. Pero I don't wanna blame anybody. No, kaeng-engan ko pa rin yun na na-i-post ko. But siyempre, at that time when you're very, very stressed, nangigigil ka, repost ka ng repost. So, ito na. I didn't really have time to study everything. I was irrational also. In fact, yung mga nagalit din sa akin for, doing it. It's a direct message na nagkamali siya na i-post niya. Pareho lang kayo ni Tita Annabelle. Kasi minsan ganun siya ng ganun. And you know what? It pains me to admit na eng-eng talaga ako sa Instagram. Ako, sa pag ano. Hindi ako techie. Marami akong ibang talent. Pero hindi po yun. May taga-text, may taga-Instagram naman sa akin. Ikaw? Oo.
ako. Sila lang taga ganyan-ganyan. I don't know how to text. But you know, alam ko, from the very start, sabi ko, no-brainer. Ay, nako, si Tita Annabelle magme-melt yan. Spoiled ako. I mean, alam mo yun, yung confident. Na parang, okay, you're a mother, you're a father na magagalit. Pwede kang mag... Ikaw kay Rufa, kung magalit ka, na-na-na-na. Isang, hi, mom. That's it. Alam ko, kaya hinalikan ko ka patalikot. Kahit magalit ka, yayakapin kita, tignan lang natin. Pero ang gawa ko yun. Gano'ng katigas. Kukunin ko yung mga alahas mo. Pag nagalit ka, sige ka. Gretz, ang gawain ni Rupa, magkukwento siya sa mom niya, Ma, alam mo ba, talagang may balita siya para makalimutan ni Tita Annabelle. Ah, ganun ba? Ako hindi. Ahandi ka na lang. Yayakapin kita. Bahala ka mag-